We found a property in Cavite that we find is suitable to begin a housing program, not only for the military but also for the PNP. So ang kamiting ko kahapon, ang Chief of Staff at saka ang Chief PNP, kasama natin the Acting SND and their staff. At pinag-usapan namin kung paano magiging sistema dahil kailangan namin i-design yung sistema kasi naiba ang sitwasyon ng lalo na yung military kaysa sa civilian population. So slowly, we are the very beginning. We decided as a pilot program to build 1,000 units, 500 for the military, 500 for the PNP. And we will see how that goes. Ang naging hindi naman problema yung pagpatayo kung hindi ang papano ang magiging financing scheme. Kasi iba naman ang sitwasyon. For example, the military, how do we handle the transfer of paglilipat sila sa ibang lugar? What can they do? Nawawala na lang yung bahay nila. So, what's the financing that we can provide? So, ngayon, those details are being worked out. But we have to make sure because alam naman natin, ang dami sa police natin ay homeless. Kung saan-saan na lang nakikitira. And the truth be told, yung iba, squatter talaga. At wala na silang matirahan. So, we have to remedy that situation. At marami tayong pinapagawa sa kanya. The military is the same thing. We have to help them with their housing because, again, in my view, it's whatever it is that we, whatever efforts we put into this, is an investment. It's not an investment, it's not a financial investment. It's just an investment in the well-being of our uniformed personnel so that yung kanilang serbisyo, hindi nila kailangan alalahanin kung saan sila uuwi at saan uuwi ang pamilya nila. Malaking bagay yun.